Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po dito sa hikaw na binili natin sa Cebuana Pawn Shop noong April 17, 2023. So ito po yung grams niya, 1.2. Ito po yung karat niya, 16. Ito po yung presyo, 3,105. Noong pagabili namin nito, ginawan ko agad ng video at marami pong nakapanood. Ilan po sa mga nanood ay nagtaka bakit 16 karat lang po ito. Ang pagkaalam po kasi nila, 18 karat tapos 14 karat na yung kasunod pababa. Kahit ako po ay nagtaka din kasi first time ko rin po magkaroon ng alahas na 16 karat. Kaya nagtanong din po tayo kung bakit po ito nagiging 16 karat dahil nakita ko naman sa kanyang marka dito sa may lock. May nakalagay po na K18. Ayan. Ayan, so makikita natin mayroong nakasulat dyan K18 tapos Chinese character. So kung iisipin po natin, dapat ito ay 18 karat. Pero pagdating kasi sa pawn shop guys, hindi po binabasihan ng taga pawn shop yung tatak or marka. Ang binabasihan po talaga nila kung ano po yung resulta sa acid test. Yun po yung kinukuskus yung alahas natin sa Blackstone. Tapos yung pinagkuskusan, yun po yung papatakan ng nitric acid. Yung nitric acid kasi mayroon pong kanya-kanyang karat. Base po sa kanilang test, ang hikaw na ito ay 16 karat lang. Okay? Yung gold content po ay 66.6%. Hindi siya 18 karat, hindi siya 75%. So mataas lang po yung marka, yung tatak niya. Nakalagay K18, pero yung gold content po ng alahas ay mababa. 66.6% lang. Kaya siya nagiging 16 karat. So mayroon talagang mga alahas na mataas po yung marka, yung tatak, pero yung gold content po niya ay mababa. So ayan guys, sa mga nagtataka, sana po naging malinaw na po sa inyo kung bakit po nagiging 16 karat ito. Thank you.